Gagawa lang po tayo ng short video. Baka interested kayo to para sa mga magkakaibigan. 10 senyales na inaabuso ka or ginagamit ka lang ng kaibigan mo para sa kanyang sariling interest. I'm sure marami kayong kilalang kaibigan na ganito. Parang nagbibigay lang ako ng paalala itong 10 signs para at least hindi na kayo mag-away ng kaibigan mo, hindi ka na magamit at maabuso niya. Sa 10 to, tingin ko magaganda itong mga warning signs, lalo na itong number 6, number 7, very important. Ito yung ginagamit ko para makita na baka lulukohin na tayo, di ba? Ayaw natin ma-abuse eh. Pero dapat mabait naman tayo. Wala tayong aawain sana ng ibang tao. Number 1 out of 10 signs na ginagamit ka lang ng kaibigan mo is puro lang siya hingi. Selective communication. Laging hingi lang siya ng hingi ng favor na nakaka-benepisyo sa kanya. Tapos pag ikaw naman may kailangan, eh wala na. No response, di ba? So one side yun. Number 2, one-sided relationship. Ibig sabihin, yung relasyon mo sa kaibigan mo, feeling mo hindi balance. Parang hindi kayo pantay ang level. Parang iba level niya, iba level mo. Parang lagi kang lugi. Laging mas mababa ang feeling mo. Number 3, ito, short video lang to. Manipulative behavior. Yan. Kung yung kaibigan mo gumagamit na ng mga technique para mapa-oo ka, tulad ng guilt trip, igigilty ka, oh, parang lugi naman to, tinulungan kita dati, maliit na bagay lang to, ginigilt, pinapagilty ka yon. Medyo red flag yon. Flattery, binobola ka, mabait ka, ikaw pinakamaganda, matulungin. Yan, guilt trip, flattery, manipulative technique para ayusin yung emotion mo, yung binobola ka, red flag na yon. Lulokohin ka na nun, binobola ka na eh. Number 4 sign, lalo na sa magkakaibigan, wala siyang genuine interest na makilala ka. Ayan, maraming taong ganito. Yung wala siyang pakialam sa buhay mo, wala siyang pakialam sa nangyayari kahit may problema ka, wala siyang pake sa feelings mo, wala siyang pake kung healthy ka o hindi. Basta ang gusto lang niya, makuha yung gusto niya. Diba? Pero kung ano man nangyayari sa buhay mo, parang bahala ka, tatawa-tawa lang, kunwari lang, oo. Pero yung utak niya, gusto ka lang niya mapa-oo sa pinapagawa niya sa'yo. So walang genuine interest in you as a person. Number 5 ito, alam niyo to, ine-exploit lang yung skills mo o resources mo. Minsan pera hihingiin, or minsan skills naman. Pwedeng pera, kung saan ka magaling. Magaling ka mag-drive, kung ano man yung expertise mo. Kaya kanya hinahabol eh. Diba, meron siyang gusto makuha sa'yo. O baka hindi pera, pero yung galing mo kukunin niya. Exploitation din yun. Ito number 6, number 7. Ito sinabi ko important. Number 6 is fluctuating emotion. Iba-iba yung emotion niya sa'yo. Minsan parang ang bait-bait niya, ang charming niya, minsan sobrang lamig sa'yo. Diba? Minsan nanlalamig, minsan masyado mabait, pabago-bago, depende sa pangangailangan niya. Kung tingin niya kailangan ka niya, yan, bobulahin ka. Pag hindi ka na niya kailangan, wala na. So pag ganyang klaseng kaibigan, mahirap yung gano'n. Diba? Iwas na tayo. Itong number 7 yung sinasabi kong lagi ko pinag-iingatan, ito yung delikado. Number 7, pag yung kaibigan mo walang concern for your well-being. Wala siyang pakialam sa reputasyon mo, sa pangalan mo, sa pinaghirapan mo. Wala siyang boundary sa'yo. Gusto lang niya makuha yung gusto niya. Delikado yun. Delikado yun. Palagyan natin, sabi niya, kaibigan, ibenta mo tong product ko. Kunwari, kahit ano gawin mo, magsinungaling ka, diba? O gamitin mo yung mga accounts mo, gawin mo to. Parang wala siyang pake masira pangalan mo, baka makulong ka, o pagtawanan ka ng tao. It does not matter, basta makuha niya yung gusto niya.
kung gusto man niyang kita o ano, sabihin, wala siyang paki sa'yo. Diba? Parang gagamitin ka, mamaya tatapong ka na lang. Delikado yun. Delikado. Kung napa-oo ka, di nasira yung ano mo. Nasira yung pangalan mo. Nasira yung pinaghirapan mo. Paano tinaya mo yung pangalan mo para sa kanya? Eh? Yun ang delikado. Number 8 out of 10, taking credit for your work. Hindi naman siya nagtrabaho, sasabihin niya, siya gumawa. Maraming ganyan. Hindi naman siya naggawa ng project, hindi naman siya naglinis, sasabihin niya, siya. Tapos yung contribution mo, mini-minimize, parang wala ka namang contribution. Eh. Puro gusto. Number 9, unreliable. Hindi siya reliable. Pag ikaw nahihingi ng tulong, wala na. And number 10 ito, last sign, disappearance after achieving goals. Pag nakuha na niya yung gusto niya sa'yo, wala na. Hindi mo na makakausap. Wala na, di ba? Tapos na. Kasi nakuha na niya eh. So maghihintay ka na lang ulit ilang taon. Pag tumawag sa'yo, may bagong kailangan na naman. So they disappear from your life until meron sila ulit makukuha. So ito lang po, 10 simple signs. Ingat tayo na hindi tayo magamit kasi sayang din oras natin. Pero sabi ko nga, kung aware ka lang ginagamit ka, tapos kung ano lang kaya mo ibigay, di ba? Kung ano lang kaya mo itulong sa kanya, tumulong ka konti, magbigay ka konti, para lang ma-preserve yung medyo pagkakaibigan. Salamat po. Share po natin sa ating kaibigan. Ingat po tayo palagi.